Ang tanong, anong kondo ang bibilhin mo? Oh, ah. Yung may magaling na ahente, yan ba ang sagot? Hello, mga ka-Arki! Hello mga ka-Arki, kamusta kayo? Kamusta si Rienzie? Okay naman, ito, I'm still living the healthy life kasi mahirap na yung mga panahon na to. And being busy with a lot of things. Ayan, aral, market, kliyente, itong mga ginagawa na sa Wealth Arki para naman sa mga, ano natin, sa mga kliyente. And our dear viewers like you, yan. Ikaw, Mario, kamusta? Mabuti naman. At nandito naman tayong uli ngayon, no? Para... Mm-hmm. Mabigyan ng idea na sa ating mga ka-Arki, no, na gusto na maging mas busy pa, di ba? Dahil malapit na magpasko and may extra cash kayo dyan, mga ka-Arki, no? At nag-iisip-isip kung saan nyo pwedeng ilagay ang inyong pera, bibigyan namin kayo ngayon ng isang topic, no? Kung pwede ba sa inyo pumasok sa pagpapaupa. Pag-usapan natin ngayon, marami kasi sa ating mga ka-Arki no, na nag-aanap about real estate investing. And yun nga, nabanggit ni Marion, is pagpaparenta. Okay, pagpaparenta. Mm-hmm. Kasi passive income, di ba? Ang maganda dyan sa mga rental property, may passive income ka. At bukod pa doon, yung value ng property mo, whether bahay at lupa or condo, nag-appreciate din for the long term, di ba? So, kumbaga, double whammy ka doon. You get current income. Okay, at yung property mo, tumataas ang halaga. Pero, okay, pero syempre, hindi naman basta-basta na tira lang ng tira. Diba? Pagdating sa rental property na, uy, okay to, bibilin ko tong condo na to. Uy, okay to, pre-selling. Uy, foreclosed property, bibilin ko to. Hindi pwedeng ura-urada or tira na lang tayo ng tira. And I think, no? Okay, makakatulong itong topic natin sa pag-evaluate natin kung anong rental property ba ang ating bibilhin. Ayan. At dahil, okay, dahil dyan, meron akong mga nahiram ko sa mga anak ko, no? Meron tayong mga visual aids. Ayan. So for example, meron kayong nakitang tatlong condominium. Ayan. Kasi maganda rin maghanap ngayon, Marion, ha, ng mga panahon na to kasi syempre pandemic tayo. Recession. So, ayun, no? Ako, myself, naghahanap din ako kasi alam ko na marami dyang na-foreclose, hindi nababayaran, or minsan magmamigrate sa ibang bansa. So, kumbaga, magandang, kumbaga, shopping, ano tayo ngayon? Shopping spree mode. Ayan. So, ito, simple analysis lang naman, no? Simple analysis lang sa mga ka-Arki kung paano natin malalaman kung anong condo ang bibilhin. And, ito, ang tawag natin is rental yield. Ayan, rental yield. So, may tatlong condo po dito. Ayan, may tatlong condo. Isang condo na mapaparenta mo ng 9,000 a month. Okay? Pero ang halaga niya, 1.4 million. Yung pangalawang contract price na yan. Lahat na yan. Sabihin natin lahat-lahat na yan. Meron kang nakitang isang condo na mapapaupa mo ng 10,000 a month, pero ang presyo niya is 1 million. Yan. Meron ka naman, ito, mukhang mas maganda kasi mas mataas ang renta, 15,000 a month. Pero, medyo mas mahal ng konti, nasa 1.85. Ang tanong, anong kondo ang bibilhin mo? Yung may magaling na ahente, yan ba ang sagot? O yung maganda yung fasad, yung lobby, yung ahente na medyo ano to, medyo makarisma or medyo maboka o ganun ba yun? Syempre, di ba? Eh lahat naman pag ahente, maboka para makabenta din. So, anong pipiliin natin dito? At dito papasok ang rental yield. So, paano gagawin natin? Kung halimbawa, ito parang time deposit lang, no? Di ba? Pag nag-invest tayo yung time deposit, kunwari, 100,000 pesos, ang kukunin natin yung may pinakamataas na ano? Yung may pinakamataas na interest. Di ba? Interest. So ngayon, titingnan natin
parang yung rental yield, parang interest lang din to. Okay? So since mapaparenta mo sila ng 9, 10, or 15,000 naman at magko-commit ka ng iba't ibang amount, 1.4, 1, 1.85, tingnan natin, ano kaya yung interest, di ba? Quote-unquote interest na maibibigay nitong mga renta na to given sa iko-commit mo na capital. Okay? Pataasan meron akong second panel. Pataasan ng labanan, di ba? Eto na. Tada! Pinapit ko na mga ka-Arki. Okay, so halimbawa, ito is gross lang to ha, gross rental yield. Ibig sabihin, syempre, magbabayad ka pa ng property administrator, ka pa ng mga association dues, di ba? Pero this is more of broad strokes muna, meaning by and large, di ba? Ano ba yung pinakamagandang kitaan dyan? Syempre, neto-neto, magkakalaban na, pero minsan kasi pare-pareho lang naman ng ano eh, ang charge niyan, di ba? Magkakalapit lang. So, kumbaga, the difference might not be that significant. No, so for example, yung condo number 1, yung 9,000 naman. So, ang gagawin natin, lahat ng renta natin, multiply natin by 12. Bakit? Kasi yan yung renta mo per month, multiply mo natin. Yan yung total rent per year. Okay? Ngayon, next off, pagka-multiply mo ng 12, i-divide mo dun sa ilalabas mo na capital. Yes. O na loan. Okay? So, lumalabas, yung unang condo natin, paano ba? Yung unang condo natin. Okay lang yan. Yan. 9,000 times 12 divided by 1.4, lumalabas ang kita mo 7.7%. Meaning, gross, no? Gross. So, meaning yung 9,000 times 12 divided by 1.4, ang interest mo, okay, or rental yield, o nanganganak yung 1.4 mo ng 7.7%. Ang pangalawa, yung 10,000 naman, mas mataas ang renta, pero mas mababa ang kanyang acquisition cost. So, lumalabas ang iyong rental yield 12%. Yan. Yung isa, uy, mas mataas si 15,000. Mas mataas kay 9, mas mataas kay 10. Pero medyo mataas din ang presyo, nasa 1.85. Magkano ang rental yield? Lumalabas, it's at 9.73%. So, ang tanong, alin sa tatlo ang pinaka magbibigay sa'yo ng pinakamagandang kitaan? Ay, the syempre, one, doon ka na two, sa ano. Doon ka na sa 12%, di ba? Doon ka na sa 12%. Kasi, bakit? Makikita natin mga ka-Arki, no? Even na mas mababa ang renta niya kaysa dito, pero yung cost mo, mas mababa. So, ibig sabihin, mga ka-Arki, konti lang yung inilabas mo na pera. Ang nilabas mong pera, maliit lang, pero yung renta mo, mas malaki. Okay, although nominally mas maliit 'to, pero dahil mas maliit ang nilabas mong pera, then kumbaga, ayun na nga, mas malaki ang kalakaran, ang kitaan natin. So 'yan mga ka-Arki, ang simple na paraan para to evaluate yung condo o house and lot o whatever na or pwedeng farm kasi itong mga yield na 'to, hindi lang to renta, pwede itong applicable sa mga ani, di ba? Ani ng palay, ani ng mais, ani ng rambutan. Pwede mo rin i-ano yan. Pwede mo rin yang i-apply sa mga farm. Basta any real estate, maganda to. Pwedeng rental yield or siguro in terms of the palay and agriculture, pwedeng, sabi mong pwedeng yield na lang din. So at least malalaman natin, ma-evaluate natin kung saan ang pinakamagandang kitaan at pinakamagandang paglagakan ng ating pera at ng ating kapital. Yan. Sir Renzi, yung dun sa nilagay mong estimate, no, kung magkano yung monthly rental nila, for sure, nag-research ka rin dyan kung magkano yung rental ng mga ibang units sa tabi nung pagbibilhan mo or sa katabing building ng pagbibilhan mo. So, hindi, mga ka-Arki, hindi yan yung huhulaan lang natin or nakita mo lang basta-basta sa Facebook or may friend ka lang na nagsabi, do your due diligence to get no kung magkano yung monthly rental dun sa area kung saan ka bibili. Yeah. That's right. And on top of that, no, na since nakwenta na naman yun ni Marion, ako hindi lang yung broker yung tinatanong ko, yung kasama ko mag-viewing with the condo, even security guard tinatanong ko din. Kasi syempre, yung broker medyo magsasabi na medyo colorful, di ba? Na medyo on the upside, right?
Pero syempre, since kung magtatanong ka dun sa baba, the security guard, kung anong kalakaran, syempre may mga nakakausap yan, di ba? So yeah. Ayun, at least you get to, ano, you get to corroborate the evidence, kumbaga. So at least, alam mo na, ano, yun talaga yung more or less, di ba? Maganda pa rin sa rental, yung dagdag ko lang din, panghuli, pwede kang magkaroon ng high saka ng low. Okay? Since pandemic ngayon, okay, maaari na itanong nyo rin, no, na kapag malakas, magkano mong papaparenta? Kapag mahina, magkano mong papaparenta? So at least that would give you a range. Okay? Mm-hmm. That would give you a range dun sa, ano, dun sa pwede mong maparenta. And on top of that pa rin, ang usual na charge ng mga ahente for ano for administering, no, kung gusto mo meron kang property administrator na mag-aayos, ayaw mong ikaw na lang, ang usual na charge nila is 1 month of 1 year of the 1 month of the yearly rent. So kumbaga of the 12 months, no, of the 12 months, 11 months na lang yung matitira sa'yo. Yung 1 month kasi sa kanila. So yun yung charge nila. So yes, medyo magbabago pa rin yung figure, but at least, no, given that lahat naman yun magiging 11, at least makikita nyo na kung again, no, saan pinakamaganda ang kitaan at pinakamataas ang interest natin. So yun. Pinag-usapan natin yung sa monthly rental, which is yun yung numerator. Punta tayo sa denominator naman pagdating dun sa property price, di ba, Sir Renzi? Oo. Siyempre yung sa second example mo, 1 million lang, di ba? So mamaya may mga pa-arty tayo. Uy, doon na lang tayo sa mas murang selling price nung location, di ba? But then again, para sa akin, another word of caution dito, hindi porket mura yung condo unit na yon, eh doon na kayo bibili, di ba? Mamaya na, ang nakita lang natin na naka-focus lang tayo, ay mukhang mas malaki yung yield ko kapag the lesser yung unit price. Mamaya maraming naman, factors dyan. Oo, mamaya naman mga ka-Arki, mapabili tayo sa isang property na nasa bundok. Siya pa lang yung building sa bundok na yon, di ba? O kaya, ang pangit-pangit ng ano, ang pangit-pangit ng service, yung elevator, hindi gumagana. Ako, may napuntahan akong ganyan. Tatlong taong hindi gumagana yung elevator. Medyo competitive ang yield, pero ay, tapos walang elevator, ay, parang mahirap ata to. So, parang hindi rin siya rentable, di ba? Kasi wala rin re-renta sa'yo at the end of the day. Tsaka, di ba, Sir Renzi, nabanggit din, no, no, na kapag pibili ka ng condo unit na ipaparenta mo, magandang test is tanungin ang sarili natin kung ikaw ba mismo na magpapaupa ay titira ka doon. That's right. Ikaw, Sir Renzi, matitiis mo ba tumira sa isang building na yung elevator 3 years nang hindi ginagamit? Siyempre, hindi, di ba? Actually, nag-ocular din ako sa ibang property. Pagkita ko pa lang ng community, parang sabi ko, parang, sige, mapaparenta ko to, pero parang ako mismo hindi ako titira dito. So, parang, sige, i-lower, pwedeng ibang market yun, di ba? Pero parang medyo lower priority ko muna to. Lower priority muna to property na to, para mas may high priority tayo. Oo, naalala ko nung college ako sa, pag napapasyal ako sa Manila, no? May mga bagong condo doon that time. Pero pag tiningnan ko yung labas, parang paggabi na, alas 8, parang nakakatakot na maglakad. Yun na nga, di ba? So kung ikaw mismo hindi ka titira, parang sino pang titira doon, di ba? So, yes. So siguro mga ka-Arki, yun muna for now. But marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa pag-invest, sa real estate, sa condo, house and that. But isa lang yan, no? Yung rental yield. So if you like this video, please give it a thumbs up. Okay, and anong kaunit yun? Hit the notification bell so that you'll know if we have new videos uploaded. And don't forget to subscribe to our channel para mag 50,000 subscribers na tayo. And until next time, mga ka-Arki, we hope you enjoyed the video. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye.